sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-usap. Pero now, pwede ka rin mas-plan. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista. At ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista, Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto, at si Trixie Cruz, Angeles, oh! Karambola, karambola, Trip Umaga, Karambola, sa DWIZ 882. Magandang umaga, today is April 4th, it's a Thursday. Welcome to Karambola, kasama sa Limpilan. Si Conrad Banal, ako po si Trixie Cruz Angeles. Pagdating din po si TPD DWIZ text line 0918-350-2378. Ulitin po natin 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming para dun sa nanonood na. Both on Facebook and YouTube. Don't forget to like and share. So DWIZ 882. Na-depress yung mga viewers natin kahapon. Bakit daw? Sa dami ng kwento mo tungkol dun sa ano, Manila Water. Ah. Eh, may well, mga ano nga eh. But the good news of course is nire-review nga yung among other government contracts, nire-review ng Pangulo given the assignment to kanino ba kay Medial Diaba? Kay Guevara, DOJ. Okay. So DOJ, so DOJ ngayon, sabi ng DOJ, kailangan din nila ng Department of Justice, sabi ni Guevara, Guevara. Yeah. Sabi niya, kailangan niya ng tulong sa Office of the Solicitor General. So OSG. Dahil napakarami niya. Tsaka siyempre, yung mga agencies na involved. Yes. Yung sa akin doon, yung halimbawa, yung sa tubig, MWSS yan. Alam naman natin na regulatory capture na yung mga agencies involved. So, paano yun? Baka lahat ng inputs nila kay Guevara, patungo doon sa legitimacy ng mga contracts. Si Duterte lang ang gumawa niya, by the way. Oo nga eh. Okay. Pero sabi ni kagalang-galang Senate Minority Leader Franklin Drellon. Okay. Extreme caution daw. Oh, bakit? Extreme caution. Ano sa Tagalog yun? Mag-ingat ng mabuti. Hindi lang mabuti, extreme. Extreme. Saksakan ng ingat dapat. Okay, sagaran. Sagaran ng ingat. Yung gagawin natin yan. Delikado daw yan. Yeah, in favor siya, na i-review daw yung mga contracts with China. Doon lang siya in favor. At mga iba pang... So specific siya. At iba pang... kontrata with bilateral and multilateral international agencies. Halimbawa, ang multilateral dyan, ADB, okay. Asia Development Bank, World Bank. Mm-hmm. Okay. Yung bilateral, yung mga halimbawa, China Exim Bank, China Export-Import Bank, or Japan Exim Bank, or JICA, Japan International
Cooperation Agency. Okay. Sa JICA, yan. In favor daw siya dyan. Mm-hmm. Pero yung mga existing mm-hmm. contracts, ibig sabihin nun, kasama yun sa Manila Water, yung okay. tubig. Hindi ba? Hindi po ba? Eh kung basta-basta mo na lang daw sabihin na onerous at saka i-cancel mo, eh delikado yan. Mm-hmm. Eh sinabi ba ni Duterte ganun ang gagawin niya? Pinare-review nga eh. Okay. Boss. Kailangan daw talaga sanctity of contracts. Respetuhin yan. Hindi sanctity. Something like the... Well, nasa sa ligang batas natin yan eh. Hindi yung interference in contracts kasi talagang prinsipyo yan na ina-uphold natin. Kung hindi raw... However... Ayan. Kung hindi raw, sabi ni ng kagalang-galang Franklin Drilon, wala nang iba, walang bayan, walang kumpanya pa na makikipag kontrata sa atin. Hindi raw tayo, wala raw tayong ano, isang salita. Kumbaga. Naging issue kasi yan, magaling si Drilon ha, you have to hand it to him. Naging issue yan dun sa Fraport eh. Sa Fraport. So, yung dun sa Terminal 3. Okay. Tapos, di ba nagtalo din tayo dun? Eh, natalo tayo dun. Kasi mali. Pero napatunayan, may mga kalokohan nangyari yes, dun. Yes, ang kinatalo natin dun, eh, kinumpis ka na lamang ng ganun. Yun. Dapat meron pa isang proceeding to yes, do that. Okay? Yun ang kinatalo natin dun. Pero not the fact na lopsided and one-sided. Hindi naman sinabi ng arbitration okay. na mali yung finding nyo na nagkalokohan dyan eh. Hindi sinabi ng arbitration dyan. Belgium dredging, ganun din. Well, mas maano yung sa dredging. Kasi kontrata na rin siya. So, sa arbitration, normally, ina-uphold, even sa hukuman, no? General rule, you have to respect the contract. Binubuwag yung mga kontrata for other reasons. Ngayon, ang pinakamatinding reason dyan is if it's against the law. Aha. Diba? Because the law is deemed written into all contracts. Okay. Hindi ka pwede mag-enter into a contract ng labag sa batas. Aha. Hindi yan ma-enforce. Nax, magandang umaga. Nandito na rin po sa himpilan si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Na medyo gisa. E-W-I-Z. Karambola, with umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Babalik ka. Teka, nagbabalik ka. Huwag niyo nang pakinggan. Pero tanungin. Huwag niyo nang tanungin anong pinagkikwentuhan namin pag-break. Nakakahiya eh. Kaya nga pag-break namin pinag-uusap. Gay, naaya kasi ko ni attorney kanina. Sabi niya, magla-lunch daw sila nila Doc Ethel. At siya ano, mako-host niya sa Tambayan. Kasi hindi pa daw siya nagkapakain dahil belated happy birthday. Thank you. Kasi ako, eh, nagkapaayos po ang ngipin ngayon eh. Pero sige, kakain na ako mamaya. Maliligo lang muna ako sa bahay. Sabi ni attorney, eh, wag na, okay lang yun. Kahit di ka na maligo. Sinabi sayang ko, tubig. Wag po, kasi dumidikit na ako sa table ngayon. Hindi na sayang ang tubig. Kaya naligo ako gabi. Sige na nga. Naligo ako. Pero dumidikit ka pa rin sa table ngayon. Ha? Pero nadidikit ka pa rin. Given recent developments, I can neither confirm nor deny that allegation. Okay, on the grounds that I invoke my right against self-discrimination. Gagakamu ka talaga. Alam mo talaga nun, nung Senate hearing talaga, talaga ako parang wow, Mocha is on a roll. Yes. Tapos si best friend sa iba naman eh, self-discrimination, sabi ko, ay, shit. Sabi ko talaga, shit. Diba, no, layo ko sa titi ko nakalabit. Love you, Mocha, pero naloka talaga ako sa liga mo, na yun, no. Para ala. Pero kahit na ganun siya, ang cute-cute pa rin. Ang cute din ng kama. Di ba nga, na ano si Trillianis to, nanlambot? Nanlambot. On a scale of, nalaki yung puso. Hindi luwa mata eh. Bagay sila ni Lenny.
Diyos ko po. Kaya kapag naka-body fit ka na kamiseta, wow, what a hard on. Sabi, ano ba yan? Ano ba yan? Hindi, may nagsabi. Oy, tama na yan. Yung may isang babae nagsabi doon sa isang barkada niya babae, girl, puso June. Okay. May chance pa pala. Ha? May chance pa pala siya. If you can't use the other one, may pusod pa rin. Naku, ma'am, promise po talaga, di ba bundat nga si Jim Paredes, eh, para bunda ako, bundat din naman ako. Pero sa akin, di naman nakalabit yung pusod ko. Pero yung sa pagkakayat tingin ko, yung parang sabi ko, I will never see baby showers the same. Ba, kaya, meron na raw, ano eh, kinukontrata na siya eh. Gaganap sa isang pelikula. Naku. Sana dalawa ang pusod ko. Yan. Sana dalawa. Sana dalawa ang pusod ko. Eh di ba may kanta nga si Drew? Si Drew! Hot dog ng Pilipino sa mundo. hindi ko na itutuloy yung lyrics. Dahil baka nang mapulis na tayo pagkayari. Hot dog ng Pilipino sa mundo. Dahil na ka. Kaya ko to. Hindi, yeah. Yeah, kasi a lot of the yellows, what you don't get, what they don't get is this. Yung sabi ni, tiniis them, ganito yun eh. Matagal tiniis, yung mga binato. Mga pasaring nila na ano nila. Doon sa general, in general, yung lahat na sumusuporta kay Duterte, matagal na tinig. And that includes, diba? Well, us. Every day, di ba? Alam mo ba, in fair, nung first time kong mag-guesting dito sa Carambola, that was like 2 or 3 years ago, sabi ko, hala paano to, nung kinuha na akong permanent guest, parang gano'n, sabi ko, hala paano to, di kailangan magpaka-ano ko dito, magpaka-impartial. Tapos naisip ko, news commentary. Eh, commentary naman to, di naman to news eh. Correct. Okay, magpaka-totoo na lang ako. Di ba totoo naman? Opinion, may plastikan. Tapos sinabi ko, tapos ka ako, pag nang-plastic ako, di para mahihirap, mahi-stress ako, di ba? Kasi ayoko na naman plastic eh. Oh, hindi, from the very onset, sinabi na natin, obvious naman, di ba? Supportado natin si Duterte. Tapos ka ako, sabi ko, at least yun, wala kami, yun man yung sabihing flaw sa amin. Hindi kami nagsisinungaling. Di ba? Well, nagkakamali kami. Pero hindi kami yung parang perfecto na hindi makabasag pinggan na kamukha ni Jim Paredes. Nag-ano pa sila ngayon. Kasi ang feeling ko is, dahil sumasagot yung kabilang parlor, it's really lame, ha? Yung mga hirit nila na, ano ba national naman yan? Interest ba yan? Hindi naman national interest yan. Their worst sins, yun yung favorite ko, their worst sins. Ang sayo ba naman, Jim, dahil parang, don't worry, Jim, you showed us you have a dick, while Duterte has no balls. Ganon. Sabi ko, Lame. Para sabi sorry, ko, walang wit. Tama ka. Nakita mo? Ang hirap. Dinudul na nga sa camera. Parang sinabi ko, parang layo naman ng angle. Parang really had to move. Ano ba ito? Panoramic shot ba ito? Calls for waste action. Ano ko is, did you think that we would shut up about it just because you tried to contextualize it by saying there are worse sins? Or ano, mas malala yung ginagawa ni Duterte? Excuse me, unang-una, logical fallacy yan. You can't, you can't hold up, Jim can't hold up anything, but you can't hold up two unrelated concepts and expect us to believe you, di ba? Yung parang, anong connection nitong masturbatory delight ni Jim dun sa national na ginagawa ng ating Pangulo, cleaning up the country? No! Excuse me lang. This is a classic, well, basically, showbiz chismis. It is what it is. Correct. And you've institutionalized showbiz chismis for decades. And now that we actually saw some showbiz chismis na really worth talking about. Hindi, di ba tsaka umaastang... Hindi, di ba umaastang ano yan?
politician. Dapat mo na senador. He wanted to be appointed, panahon ni Noy Noy, as chairman of the NCC. Yeah. Oh, excuse me lang. Kailangan talagang wala naman siyang public figure siya. Ngayon, altista na siya. Pero sa may culture naman siya, ma'am. Talaga, like mold in a petri bacterial dish. Culture. Yun, yun na nga. Bacteria. No? Galit na I galit siya noon, ha? I just don't see how Jim Paredes is gonna get out of it. Yesterday, attorney, I wrote, sorry, isang segment na lang. Tapos ano tayo, hard, medyo hard-hard-ish news na tayo mamaya. Sabi hard mo, na naman? Well, it hard. Will be harder than this one. Hard. Well, hard by Jim's definition. Kasi syempre, we cannot in comparison. Kumbaga, di ngayon, software muna. Siyempre, hindi natin pwedeng ilabas yung ng todo eh. Ano lang yung... Hindi naman kaya ilabas ni Jim eh. Sumisilip-silip lang. Parang, parang pusod. Pag sumisilip-silip lang yun, maliit. Oh! God. Sir, nangangalabit lang yun pag gano'n. Parang sabi, parang... Ay, wag na. Naawa naman ako sa asawa ni Jim. Hindi ko na nga kasabihin ni Jim. Hindi, kasi alam mo, pinakakinaawaan ko rito. Okay. Yung asawa ni Jim. Hmm. Kasi, ang pinapalitaw nila, masturbation is not a crime. Yes, it is not a crime. Pero bigamy is. Yeah. Philandering is. Concubinage is. So what? We're not talking about crimes here. Ano sabi ko? Diba? Ano ba? Diba? Actually, ano lang eh. Ang pinag-usapan lang natin dito, pagiging pathetic ni Jim. Gusto niyo yung crime? Hindi, pag-usapan natin yung nanay. Pag-usapan natin ng terrorism. You want to talk about that? You want to talk about rebellion? Inciting to sedition? Sedition? Di ba nagtago nga yung ibang members ng pamilya niyan? Di ba nagtago nga yung ibang members ng Light of Fire? Nagtakbuhan sa US? Bakit? They could afford to do that. Yung mga ibang lumaban kay Marcos di umano ay nagpapatay na lang. Kasi they couldn't do what you did. Gusto niyo ng ganun? Gusto niyo ng ganun ang usapan? Ito na. So si Lea Navarro Caro, dapat daw i-demanda kung sino yung nag-leak ng video. Sige. Ano ba inanalyze ko? Ang hirap, di ba? Yeah. Ha? Hanapin nila. Hindi, ito nga sir. Tatlo posibilidad. Number one, fact number one, may kausap si Jim doon sa video. Kasi ang umpisang frame, yung ring, yung someone is calling, parang gano'n. Sino tumatawag? Number two, si Jim ang tumatawag. Si Jim ang tumawag dun sa other party. Oo. Number two, hindi yun yung asawa niya. Kasi kung asawa niya yun, hindi niya kailangan to do it clandestinely. Di ba parang, shh, ka magulo? Pareho na sila matanda, doon ba nakatira yung mga anak niya, hindi na siguro. So, it was somebody else. So, I see three possibilities kung paano, kung ano yung nangyari rin sa video. Una, yung second party, sabihin natin, itago na natin sa pangalang Dorotea. Dorothy. Okay. Na lang. Si Dorothy yung nag-record ng video habang tinatawagan siya ni Jim. Siya rin yung nag-leak. Okay, yun yung una. Yung pangalawa, si Dorothy yung nag-record. Hindi natin alam kung gusto niya i-leak o hindi. Pero iba yung nag-leak. Pwedeng ninakaw sa kanya, whatever the reason is. Number three, may third party... A fourth party pala, dahil third party na si Dorothy, ang second party, wife niya. Fourth party na naglakaw noon, na kumuha ng kopya, at yung the fourth party ang nag-leak. Di ba? So, examining the first option, si Dorothy yung, nag-record, nag-leak. Number one, why would, una, so hindi ka makahanap ng admission na biglang lalabas na lang si Dorothy sa presinto? Why would you subject yourself to such humiliation? And besides, why would you incriminate yourself? So, if we have to find who Dorothy is, Jim will have to provide the evidence. Yep. Maybe a chat transcript, ganyan, or show. Although, that is a problem for Jim. Because it will be he will just subject himself to further humiliation because that kind of information will become public record. Diba, attorney? And aside from that being public record, hindi naman siya minor de edad para pwedeng i-seal yung evidence. May problema dyan. Number two, by this time, I think etong si Dorothy, binlock na si Jim. Diba? Binlock na si Jim. Pangatlong sub-possibility, si Dorothy ba talaga yun? Di ba? For all you know, kasi possible yun eh, mag-Facebook call ka. Ako kaya kong gawin yun eh, iyahak ko ng konti yung Facebook, pero hindi ko ginagawa, alam ko lang gawin. Iyahak ko ng konti yung Facebook para pag nag-video call ako, ang fini-feed niya rin sa Facebook, eh isang pre-recorded video. So kasi di ba nakikita mo si Jim doon dumidila-dila? So presumably,
yung private part ng babae, nakabuyang yang doon sa cellphone ni Jin. Mm-hmm. Yun yung binobroadcast ng babae. Mm-hmm. Eh, how sure is he na totoo, na live yun na nangyayari or not pre-recorded? Kasi po uso ngayon, sir, yung mga scam na makikipag-video sex ka. Mm-hmm. Tapos i-record ka, tapos gagamitin niya pang blackmail in exchange for money. Mm-hmm. Yung parang, if you don't give me say $10,000, I'm gonna publish this video mm-hmm. online. Yung mga ganon. Baka na biktima siyang ganon. Correct. Okay, mm-hmm. ito na. So, I don't see... siya. Well, that's actually established mm-hmm. Number, the second possibility, mm-hmm. somebody else, she recorded it, somehow somebody got custody mm-hmm. and leaked it. Eh, paano yun? Mm-hmm. That would mean, kasi I think by this time, at this point, it's established na Jim will not provide any further evidence. Yeah. Now, yung mm-hmm. chat-related evidence. Mm-hmm. Kasi it will just subject not only him, but all of his children mm-hmm. to further humiliation, and especially yeah. his wife, mm-hmm. who had nothing to do with it. Honestly, and without any sarcasm, mm-hmm. the wife has been forced to put up with that small a dick for decades. Diba? That in itself is enough torture for her. So why torture her even more? Okay. So that's the point. Okay. Jim will not provide extra evidence. Na yung talagang hard evidence, ha? Okay, pero hindi na ako nagkapaka-humorous dito. Natatawa na lang ako. Analysis na lang talaga. So, hindi nag-provide si Jim. Okay. So the only possible source of evidence would be the girl. Uh-huh. And what's the incentive for the girl uh-huh. to do it? Diba? Yeah. Gusto niyo bang malitson kamukha ni Jim Paredes? Hmm. Lalo na halimbawa kung medyo bata-bata yung girl. Hmm. Parang sabi, girl, D.O.M. Parang gano'n ang type mo. Mabahos ka niya, social stigma. So it's not gonna work. Hmm. Hindi, sigurado ba tayo yung pinanonood dito? Which is also possible. Malay mo, hindi tao. Making a call to his dog. Kasi some people, kasi they're willing to go na cam sex without seeing the other person. Mm. Gusto lang nila sound effects. It could also be possible that there was more than one. Pwede yun. Mm. And that also assumes that even in the very unlikely possibility that Jim is willing to provide evidence, mm-hmm. will he be able to remember who it was? Yeah. Diba? Assuming na he's been... Or did he even know them? What if they were total strangers? You meet them online, we all do one round of this, diba? So bakla kasi wala malang sophistication na sa pag-video. So, turuan kita, Jim, susunod. Alright, eto na. So, fourth possibility yung somebody recorded it, somebody leaked it. Yes, oh, that's a dead end. It's basically a dead end. Uh-huh. Especially if the one who recorded it is using an IP masker, a virtual private network. Kasi mga friends, sa China, there's a major super firewall na you cannot access certain sites like Facebook, I guess Instagram, yes, some social media sites, some... Ikaw nagturo niyan sa akin. I deny that. Okay. somebody who looked suspiciously like you lang pala. Hindi ako yan. Ambassador test tayo. May deniability. Medyo kilala ko ng ambassador ng China. Okay, tuloy natin. So, gumagamit po ng virtual private network ang maraming Chinese para ma-access yung Facebook. Mm-hmm. Although medyo biniweed out na rin ng Chinese government yan. Mm-hmm. Ang punto po kasi ng virtual private network, whenever you log into a certain computer, mm-hmm. tapos you visit another site, mm-hmm. that site records yung internet protocol address. Mm-hmm. That's yung address mo sa internet. Basically, mm-hmm. it can be reverse look up para hanapin kung nasaan ka. Mm-hmm. Pero pag may VPN ka, you go through an intermediary, mm-hmm. tapos yung IP ng intermediary, yun yung nare-record ng website. Yan. So what that means is, if the NBI subpoenas Facebook, mm-hmm. to provide records of whatever conversation that was, mm-hmm. all they'll be able to do is to give the IP address of the intermediary. Makukuha. Not of the person he was talking to or whoever hacked it. Yeah. So it's a dead end. So my challenge here for them is, ang dami-dami yung mga blogger dyan, yung iba well-funded pa. Yeah. Kung nasan yung invest... Kasi po ma'am, remember 2017, Senator Tito Soto delivered a privilege speech about, di ba, binanatan siya ng Pepsi Paloma.
Tapos yung Pepsi Paloma na insulto ng Silent No More and Company. And he wanted daw, sabi, well, ako, pag nakita ko yung mga yun, papakain ko sa kanila yung computer nila. Ganun ang sabi. Tapos sabi ko, nasa New York pa ako noon, sabi ko, paano yung papakain yung computer sa kanila? Hindi ko naman alam kung sino sila. Mm. Di ba yun yung tanong? Yeah. Ngayon, syempre, it's a rhetorical question. Mm. Pero what I would do, as an investigative journalist, is to investigate. Yeah. And in a span of like 5 hours, I found out who it was. Mm. Di ba? Diba? By simple, ano eh, simple online forensics, simple and creative online forensics, that took advantage only of publicly available data. It's just a matter of data mining, creative data mining. So, ang galing-galing ng mga vlogger nyo kamo dyan. Isa nga, putang na, naging person of the year pa. O, paghanapin nyo nga yan. Pakita nyo na hindi puro stab lang ang kaya nilang isulat. Di ba? Eh, sinend ko kay Tito Soto yung post ko na yon. Ay, nag-reply sa akin. Alam mo daw ba? Si Kokoy Dayaw daw, nag-post na ng bail, di ba? Si Kokoy Dayaw, my friends, yun yung parang overlord. Siya yung parang webmaster ng ano nila. Sa kanya nakapangalan lahat ng ginagamit nila. Well, actually, sir, hindi. Sa kanya nakapangalan yung kalahati. Kalahati. Yung kalahati, sir, may isa pa. Kaya lang ang sabi ko kay Tito Soto, sir, wag na. Kasi masyadong malaki yan eh. I mean, hindi sulit sa hassle kung libel lang ang isasampa mo. Eh kung murder siguro, sige, kasuhan mo. Eh kasi po yung isang abogado from a very prominent East Visayan political clan who happens to be friends with the De Laos. Alright, so okay. Nagbayad na doon ng bail si Coco, si Kokoy Dayaw. Tapos eto na, apparently, sabi ng kampo daw ni Kokoy, willing daw sila na magsasorry na lang po kami sir, public apology na lang. Ganun nakikipag-bargain na. Sabi daw ni Tito Soto, ay hindi pwede yun. Ako sa inyo, patatawarin ko kayo, ikwento nyo lang sa akin, ikanta nyo lang sa akin, kung willing kayo maging witness, kung sino yung nagpondo sa inyo. Yun. Kasi, ang balita, masama ang loob ng Kokoy. Because, parang tinigilan siya? Hindi. Ano? Tinigilan na siyang pondohan. Tinigilan na siyang suportahan. Parang may plausible deniability. Alin plausible? Laglag siya. Sa madaling sabi nila, laglag siya. Pero pag kumanta kasi, siya... Yeah, di ba he had to run eh. More or less, nagtatago-tago siya. But that's when you need money the most. He lived a very miserable life. That's not the truth. Oh. And I actually feel bad for him. Pero I never felt that it should not have happened to him. Because he fucking deserved it. Yeah. Yeah. Pero, so ang point dito, eto na. Ang gagaling nyo eh. Di ba? Kayo na anak ng Diyos. O, ba't di nyo magawa? Di ba sinasabi ninyo yung mga Duterte, o si Jim Paredes mismo, sinabi niya mga Duterte supporter, bobo. O, di kayo matalino, o sige, hanapin nyo ngayon. Buti kung mahanap nyo yan. Diba? And no, we will not help you. Bow. This is our way of making palag. In short, di ba? At saka itong pag nangyari dito kay Jim, it's just another way that you guys are trying to oppress the supporters of Duterte. Kasi parang pinalalabas ninyo na we're blind to everything else. Ginawa pa ninyong political discussion to. Mga the guy just got caught. Paano ako magiging blind attorney? Di ba nga nagkakaproblema na nga ako minsan lang naman, hindi naman lagi. Minsan sa Malacanang, pag binabara ko yung mga cabinet secretary. Di ba nga ma'am, sinabihan pa nga akong dilaw nung ibang mga Duterte-tards. Hindi, Duterte-tard ako di ba? Kaya yung pag sinabi kayo Duterte-tard, parang yung nega Kinaun tapos na natin, naman yung nagsabi. Pero ang point dito, pinapanatan ko administrasyon magmali. So paano blind-blind kayong katarantaduhan na yan? Yung sabi niya na, kasi naman manyak si Duterte. It's because, 2016, nagkaroon na kaming peace within ourselves sa idea na, talaga naman, bastos yung matanda. Paano gagawin nyo? Besides, hindi namin binibili yung good versus evil story ninyo na matagal hindi. Nyo nang binabenta sa amin. We know that people are flawed. Unlike you, na ngayon nyo lang na-realize na, flawed nga siya ganto. Excuse me, so is the president. He's not perfect, but we like him. God, I told people nga. Di ba nung naglabas ako nung, ang dami kong hugot po diba? Siya. Totoo yan. Naglabas ako nung senatorial slate ko around mid-March. Ang sinabi ko, sabi niyo nagsinungaling sa diploma. Sige, pag nagsinungaling ba siya sa diploma, terrible na ba siyang gobernador? Terrible na ba siyang public official? No. Look at her achievements. Sabi ko, my God, ang iboboto ko, senador, hindi Santo Papa. Correct. Sabi ko, bakit? Pag binoto niyo ba yung senador na yan, persado ko yung pakasalan siya after? Yun. Hindi naman. Yeah. Diba? Hindi naman yung tipong mga levels na for better or for worse, I will vote for you till death do us part. Ah. Hindi.
So ang point dito, when we voted for Duterte, we knew we were fully aware of his flaws, yes, but we saw that among the five choices, he is the best one. Yeah. It doesn't mean he's good, pero he's the best one. Yeah. If there are only five candidates and you found a freaking saint from out of nowhere and he's not freaking running, how the fuck are you gonna vote for him? Mm. Eh, wala siya sa balota. Ano siya shade niyo doon? Mm. Diba? This is called real politics. Come on, stop trying to foist your narrative on us. The point na namin nag-uoko dyan. The biggest lesson I've learned from Sas Rogando Sasso, associate professor po na international relations sa University of Maastricht. Meron po siya master's in international relations from Leiden University. Yes. At graduate po siya na magna cum laude in global, ano ba to? Global justice, ganun. And world politics, Chuba Kels, from Leiden din. But started out in UCLA. Nag-UCLA din po. Nagsalita rin po sa UN. Bullshit talaga. Tara, basta lang pag nagtabi mo yung ano, yung resume nila ni Hidarian. Mahiya si Hidarian. Nanghumuluntoy yung resume ni Hidarian talaga. That might be. So, sabi sa akin ni Sa, sorry boss Conrad, nilamon ko. Absent man ako kahapon, sorry. Ganito, politics is not a battle between good and evil. It is a battle between interests. Mm-hmm. So, when you look for a politician, find someone who best aligns with your with your personal political interest, not someone who is good. Mm-hmm. Because for all we know, even good politicians can make terrible leaders. And bad decisions. Because after all, ma'am, attorney, hindi na ito part ng sinabi ni Sas, the road to hell is paved with good intentions. Mm-hmm. What if I find a simply ultra congenial, ultra-friendly, ultra-affable lawyer. Good luck, okay. To operate on my tumor. I say that person doesn't exist, pero sige, to operate on a super nice lawyer to operate on my tumor. He has the best intentions, but he doesn't know jack shit about the job he's gonna do. When you're a politician, what you have to make are very... politics is a subtle art of making compromises to get things done. Mm-hmm. Pag sinabing compromise, it's not perfect. Diba? Mm-hmm. There's gonna be someone is gonna get hurt, someone is not gonna get happy about your decision. Pero the bottom line is, we should all find a way to move forward. Mm-hmm. And Duterte is the best way we see. Mm-hmm. Diba? So pasensyahan, but when you call us stupid, after all those after all those reasoning, tapos you still call us stupid. Itong, sige, kayo na mas sophisticated. Moral of the lesson, politics is addition. Do you honestly think you're getting more adherence by insulting us? Yeah, I said that early 2016. In politics, you should get supporters, diba? You should entice people to come to your side. Oh, see things your way, but at least. How will you convince people to support you if the first thing you do is piss them off? Diba? So Jim, bakit? Ano? Do you honestly think you're winning the public opinion polls now? Do you honestly think that you're winning any pogi points for your candidates by insulting 16 million voters? No! Yeah. No! Talk about that. Who is your strategist? What the hell is going on with you guys? Have you seen Duterte? And his, well, sabi natin, his cabal. They never insulted Dilaos. Nope. No, they've insulted yellow politicians. Yes. Sir. But they never insulted yellow citizens. Diba? In fairness to me, I was 10 to 15% yellow. Noong 2015. Diba? However, nung natutunan, nagbasa na ako at nag-research, ay putang ina, nawala na lahat ng kadalawa sa dugo ko. Pero ang punto, eto, they never insulted the public. Diba? Pero, eto mga Dilaw, kayo na nga andihado, kayo pa maangas. Ay putya, hindi pwede yon. Eh ngayon, ang banat sa atin attorney nung, sorry sir, naghuhugot talaga ako dito. Ang banat sa akin ng mga ibang mga vloggers na taga-Kabila, ang angas-angas ko daw, inaaway ko daw lahat, ganyan. Parang hindi ko man lang daw pinakikisamahan yung mga dissenter kay Duterte. Number one, hindi po ako public official para pakisamahan sila. Pangalawa, 84% are on our side. 80% are on our side. Politics, democracy, it's a question of who gets the majority. Bottom line, if 80% is on your side, who the fuck cares about the 20? Yeah. Given any election, if we're gonna have an election tomorrow, yung mga side na to yung mananalo, not you. So I am under no obligation, even political or personal obligation, to be nice to you. To ligaw the 20. Actually, ma'am, the 9%. Undecided lang yung iba.
Ako nililigawan ko yung undecided. Pero yung mga down and out dilaw, check. Wait, what would be the point, di ba? Oh, mag-video na lang kayo. Mag-video na lang kayo. Monumental sila. Waste of resources. Oh. Yung babalik ang karambola, ang oras natin, 9:04 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, umaga. Karambola kasama pa rin si Himpilan, si Conrad Banal, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, at Pusit Pixie Cruz Angeles. Oh! You were saying, Boss Conrad? De, may nagtanong sa sa atin, kung realistic daw ba na i-review lahat ng contract, aabot daw ba ng 3 years? Ang dinig ko ho, ganito, may ipaprioritize ng DOJ. Depende kung aling mas malawak ang public interest na involved. Halimbawa, yung mga utilities, tubig, yung loan contract sa China, halimbawa. Yan. Kasi issue yan eh. May public issue sa public interest yung sa China. So, may priority list na gagawin yan. Siyempre, ang mainit ngayon yung tubig. Yun ang uunahin nila. Manila Water, okay? Pero sabi ni Drilon, mag-iingat daw tayo. Dahil, ang alam mo, ganito yung analysis ko dyan eh. Ang presumption ni Drilon, tama yung contract. Ngayon, kung babaliwalay natin yung contract, masama mangyayari. Di ba? Kaya nga nire-review para malaman kung tama ba o may nangyari ba dyan o onerous. Ganon. Kung onerous yan, dapat lang talaga kansilahin niya contract na yan dahil tayo lugi. Kumbaga, ang presumption niya, tama yung contract, kampi siya doon sa mga private sector na may kontrata sa gobyerno. Sa isang man na naman, ito isa extreme. Si Chel Jokno, squad ano naman? Sabi niya, a little too late. That's a little too late. Okay, hindi tukol kay Jim Paredes okay, yun. Sorry. Hindi a little too late. I'm still there. too little too late. Ganun daw. Hindi tukol kay Jim Paredes. Tukol doon yun sa review. Sa contract. Tukol sa review yun. Okay? The review of the contract. Yung sabi niya kasi, ang undertone naman nun, ganito, ang subtext. Mali nga yung mga kontrata na yan. Pero, ngayon lang kikilos. After Duterte. After, well, 20 years? Ang butas ng argument ni Chel Jan is, sinoy-noy nga, di kumilos eh. So paano? Gusto niyo maging retroactive presidency Pangulo? Dapat voto natin ang 2016 para maupo siya ng 1993. Parang ganon. Ganda. Di ba? Husay. Talino. Mataba utak, di ba? Taba rin ang utak eh. Video ka na lang, sir. So ganon. Ibig sabihin, mali si Duterte. Both counts. Yung kay Drilon, aba mag-iingat ka kasi tama yung mga kontrata na yan. Pero gusto mong baliwalain. Kasalanan ni Duterte yun. Ito naman, mali yung kontrata na yan, pero wala, too late ka na. Mali na naman si Duterte. Ano ba talaga? Doon sa nagtatanong, ganito na lang. Walang ikaliligaya nga itong Gagawin ng priority ng DOJ kung ano yung mas malakas yung pinakamalaki yung effect sa public. Yung ang dami niya kontratang yan. Tubig. Diba? Yung attorney yung Epira ba? Hindi ba na-challenge siya constitutionality ng Epira? Na-challenge yan. Meron Kumusta? Siyang ano. Di ko lang alam kung ano yung issue pa eh. So, kasi ang weird ganito, dahil nagmataon lawag, na. Tapos nakakausap ko yung mga local officials doon. Tapos nga pinagmamalaki nila yung Bangi Windmills. Kasi nga daw, libre yung fuel source, di ba? Yeah. However, alam mo ba, mahal pa rin ang kuryente daw sa Ilocos, you know why? Kasi daw, yung kuryente from the Bangi Windmills goes to the national grid because of Epira. And after that, from the national grid, dun sila kumukuha ng kuryente. Correct. Sila na yung nag-generate, babayaran pa nila. Diba? Yun. Maraming salamat. Don't forget kung ano, sino yung, hindi ko maalala yung authors, pero that was one of the priority bills of FDR. Ang alin? Epira. 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 Actually, napasa yan
kay GMA. GMA na. Tinulak yan. Ang daming milagro daming nangyari na dyan. Maraming milagro nung pinasa yan. Sa probinsya. Nagka-baboy-baboy. Ay, hindi. Baboy-baboy. Nagka-loko-loko. Senador ba pinag-uusapan mo dyan? Meron kasi isang senador dyan na nakialam. Meron siyang interest. Meron siyang interest na pinangangalagaan ang ginawa niya. Isang sentence lang yun. Doon sa isang sentence na yun, na pumayag bali ang ipira na ang distributor at saka ang generator, pwedeng isa lang ang may-ari. Oo, diba? Yun ang no-no. Pwede kasi yung transmission at saka distributor, isa lang ang may-ari dahil ang kanilang business, yung kable lang. Hindi ba? Tsaka yung transmission, yung transformer and everything. Yung generator, yun ang talagang wala dun sa one of these things. It's not like the others, di ba? Yun talaga. Yung distributor, maraming kable yan. Yung transmission, yung transco, halimbawa, marami rin kable yan. Isa lang kayo ng negosyo. Yung generator, yun ang talagang hiwalay doon. Pero pinagsama yung distributor tsaka generator. Kasi yun yung interest. Sabihin ko na, Lopez. Sila may generator sila, generating company, at tsaka meron silang Meralco. At that time. At that time. Kaya pwede silang may-ari pare. Pero parang Diyosa sila ng ano, Diyosa sila ng mismanagement. At ang ginamit nila na ang senador, ang laki ng benefits ng executives. Ang ginamit nila senador, dating senador na ngayon. Dating senador na ngayon. Ganun yan eh. So, yung EPIRA, hindi naman i-review ng DOJ yan. Yeah. Hindi naman kontrata yan eh. It's a law. But it can be judicially reviewed. Kailangan ngayon yan, ibalik sa Kongreso at alamin kung effective ba. Correct. So, bumaba ba kuryente? Ang aim niyan kasi para pababain ang presyo ng kuryente. Para sa atin lahat eh. Hindi naman. Nangyari ba yun? Hindi naman. Yung tubig, nangyari ba yun? Na bumaba ang presyo ng tubig? Hindi. Nagmahal nga eh. Sobrang mahal. Di ba nga ang Sinaito, 68% ang sa bawat 100 pesos na binabayad natin sa Manila Water, 68 pesos noon, tubo lang ng Manila Water. 68 po ang tubo ah, pero 100 na binabayad nyo. Over the years kasi, naka 70 billion na sila nakita. 30 billion na yung dividend na binayad nila sa sarili nila. 30 billion? Magkano puhunan nyo? Ayon doon sa nag-research, 4 billion lang ang paid in. Tapos, okay. not only recovered, yun ang pinambayad natin eh. Yun. Tayo yung nagpo-provide niyan sa kanila. Sa investment nila. Ganon din yung EPIRA, ganon din yung telco. Yes. Ang purpose niyan para i-reform, pababain ang presyo para sa atin lahat. Hindi naman nangyayari yan eh. Yung sa telco. Kasi nagpapasasanga yung may mga hawak ng kontrata. That is the main point of Duterte. Nung inutusan niya i-review 'yan. hindi po yung mga pinagsasabi niyo na titirahin niya yung may mga hawak nitong kontratang ito, hindi eh. Hindi eh. It's just onerous. Ang main point dito is for the benefit of everybody, the public. Sinasabi ni Drilon, yung kontratang 'yan pag ginalaw-galaw natin 'yan baka wala nang magtiwala sa atin. Alam niyo po, lahat ng public utilities are national issues. Ang reason kung bakit, di ba, while we're angry at Meralco dito sa Metro Manila. Public utility po ah. Hindi po pubic little T. Little T. Tapusin ko muna. Mahal ang kuryente sa mga probinsya. Totoo. No matter how it is, whether it is a cooperative, etc. Pero ito ang alam ko. Ang Benguet, mahal. Ito alam ko. Ang Benguet Electric sa Baguio, mas mura kaysa sa Meralco. Yun yung, it's one of the few exceptions. May nangyayari sa Meralco. Question. Sino mangangasiwa niyan? ERC dapat.
But, may ginagawa ba sila? Eh, di ba nakasibakan niya doon na not too long ago? Eto pa, I've spoken with about 4 or 5 governors and they told me na actually they support federalism precisely because they would have greater leeway on how to handle their electricity. It's just too freaking expensive. Yeah. So, remind ko lang po ulit, this has to be repeated. Bangi windmills, they generate so much energy at very low cost. But the Ilocos Norte citizens, residents, they still pay pretty much the same rate as Manila. Kasi yung Epiralo, sabi, yung dinagenerate ng mga windmill na yan, ibabato nyo pa rin sa national grid. Hello, at yung gagamitin nyo, hihugutin nyo pabalik. Sabi ni Annie Gatchalian Agni, yung ating informal declared yet na kapitana sa Facebook, North Cotabato may geothermal yan, pero mas mahal yung kuryente nila kasi dito. Sa North Cotabato. Geothermal with the libre na I find utterly ironic because I've lived in Dubai. I'm aware of the situation in GCC countries. Yun pong gasolina nila doon, halos ipamigay na lang because they generated themselves. Marami sila na nun. To illustrate, kung merong Epira version yung Middle East, ang gagawin niyan, yung Saudi, na nalulunod sa gasolina, ilalabas nila sa Saudi yung pera, yung gasolina, tapos ibibenta uli sa kanila at 50 pesos per liter. Yung analogy dito. Samantala, makakadala ng konti, may bumubulwak na gasolina sa kasdaan. Hindi, nakakamahal din kasi. Half of the day, libre ang kuryente. Bayad ka na lang ng kuryente na kinukonsumo mo sa gabi. Ang nakakamahal kasi dito sa kontrata. Naalala niyo yung take or pay? Naalala niyo yung take or pay na issue dati ni JPE? Noon kasi, nauso yung, ang capacity mo, halimbawa 100 megawatt. Whether or not gamitin ng gobyerno yan, babayaran nyo 100. Huh? Under the contracts, yung IPP, Independent Power Producer Contracts. Okay? Yun yung mga kontrata na dapat i-review. Whether or not gamitin yung kuryente, babayaran ng gobyerno. So people can just overproduce and be assured of profit? Eh kaya nga nire-regulate ng government yung pagtayo. Eh doon, nagkakalutuan nga doon eh. Doon sa ikukontrata pa din. Ire-regulate mo yung pagtayo, pero in the end, ikaw pa rin yung bibili ng power. Yan na nga eh. Diba? Ganun eh, yung setup eh. So, kailangan i-review. Tama yung sinabi ni JB Ejercito. Kasi yung sinasabi, mag-ingat tayo dyan sa kontrata and everything. And ano. Isa lang ang sinabi niya. Kailangan transparent. Oh, di ba mas maganda 'yon kaysa doon sa transparent para alam pati yung mga nangungontrata sa gobyerno, hindi ba? May karapatan kayo magsalita. Okay? Hindi yung, "Hoy, mag-ingat kayo, masisira tayo sa kanya." At ang sabi niya, i-prioritize daw yan tubig at saka yung kuryente. Doon sa review, napayag ako 100%. Isama-sama nyo na rin yung mga transportation. Dahil monopoly yan eh. Public yan eh. Utilities. Public utilities. Dapat isunod ni ano yung mga franchise. Telepono, bus. Hindi ba? Dapat isunod din ni Duterte yan. Review the franchises. Although yung mga franchise na yan, galing kasi sa Kongreso yan. It's a law. Sir, actually, recap lang natin ha. Kuryente. Okay. Tubig. Telecoms. Transportation. Ano ba natitira? Education at healthcare na lang? Ganoon na lang. Hindi siya utilities. Hindi yung education, hindi. Yung healthcare, hindi din. Hindi rin. So, pero pillars of society, ano yan eh? Pillars of the economy. Pero pillar yung dalawa, yung extra two. So yung ano na lang, kuryente, tubig, transportation, telecoms. Kuwawa naman si Manny Pangilinan. Hindi, saka hiyo ba na pangilinan? Diba? Sir, pati nga yung 5 at saka 6 na doon din siya. Diba? Sa totoo lang. And one way or another. Although wala siya education. No, not one way or another. It is what it is. Pangilinan kasi isn't an oligarchy. Pero the rest took at the supplemental participants of that. Oligarchy control lahat. Tama. Sa Ayala, halimbawa. Manny Pangilinan is something like a new oligarch eh. Pero yun, diba? Relatively speaking, novo-rich si Manny Pangilinan. He wasn't born poor, pero he wasn't born wealthy. Magkaiba yun eh. Hindi, he wasn't born ultra-wealthy.
He wasn't like, he's rich. Like he was born rich. Pero he was not would healthy. Never have worried about going hungry. Parang yung, attorney, parang yung sample ni si Chris Rock, sabi niya, you know the difference between wealthy and rich? Shaq is rich. Okay? Shaquille O'Neal is rich. But the guy who writes Shaquille O'Neal's paychecks is wealthy. Gets ba? I checked his background. He was not wealthy. Rich. He was rich. But not wealthy. Si Shaq? No. Si Manny Pangilinan. Yung, si Manny, So, bottom line, yung pera niya, he got it, more, I guess, from Hong Kong. Hindi ngayon, part owner. Like Southeast Asian country. Wrong, not from Hong Kong, through Hong Kong. Part owner na rin kasi siya ng mga negosyo. At talagang puhunan niya nanggaling kay Salim from Indonesia. Nagsimula sila sa Hong Kong. Tapos dito sila nag-concentrate ng investments. Okay. Si Manny, ang architect ng expansion and everything. And therefore, naging part owner na rin siya. Pero still, lumalabas na siya lang ang owner. Hindi naman totoo yun. Yes. Kasi may anti-dummy law tayo eh. Okay. May narinig nga ako dyan na si Duterte nagalit siya pumunta ng Indonesia. Sabi niya, ang problema, yung tao mo sa Manila eh. Ay, sabi niya yun? Oo, sinabi. Ano sabi? Kaharap yung nagkwento sa akin, kaharap na sinabi niya doon. Ano sabi ni Widodo? Hindi si Widodo, si Salim mismo. God, sinabi ni Duterte kay Salim? Ano sabi ni Salim? Although, tinatanong ko si Duterte noon, hindi siya kumibo. Si Anthony yung kaharap? Daw. Ang balita ngayon. Ang problema, yung tao mo sa Manila. May chismis ako. May nilalakad sila isang project. Ang chismis dyan kasi, sir, hindi magkasundo daw si Manny at saka si Anthony. Hindi. Ang magkasundo, si Sudono. Patay na si Sudono. But he's still in control. I mean, he's still the... Wala na si Sudono sa picture. No, what I mean is, Manny is still in control of assets here. I wouldn't say na or Anthony is in control. No, that's... Agent siya. A very reliable source told me na Anthony is not necessarily in control. He has a lot of influence but not control. You got what I mean, attorney? Parang yung magkaaway kayo ng magulang mo, may pinapahawak sa yung may investor yung nanay mo doon, hindi full owner. Ikaw pa rin yung gusto mong prodigal son ka. Okay. Gets mo? Dumidiskarte ka ng iyo pero may nakikialam talaga sa labas. So, I think given available data given to me by very reliable sources, I wouldn't say that Manny Pangilinan is a puppet of the Salims. I wouldn't say that. I will not say that. Dami lang siya. No, not dami. Not even dami, sir. It's more like he wants to be not a puppet, pero given yung paperwork and the laws, it makes it difficult for him to be his own man. Yeah. Eh, yan ang punto lagi ni Bobby Tiglaw eh. Na yung ating telecom run owned by foreign interests. Against the constitution. Okay. So, bakit nakakalusot? On paper, hindi siya owned by foreign interests. And therefore, ano tawag mo ron? Di ba dami? Correct. So, yun nga. Kung susundin mo yung argument ni Bobby Tiglaw, sabi niya, lahat siya kontrolado ng foreigner. But why are, ako, drawing a parallel, kasi anti-dummy law, violation ng anti-dummy law ang sinalpak dito kay Maria Ressa. Kasi very clear naman yung sa kanya. Okay. How come nobody ever, how come kahit sila, they're not raising the parallel with this, in this particular instance? Kasi kasangkot din naman in previous administration also looked away on the issue of the possibility of the anti-dummy law being violated by the holders of public utilities. Hey, ma'am, it can never happen. Said by Bobby Politicians are political animals. And they lived at a time where political discourse is basically monopolized, instigated, and sustained by mainstream media. Who owns them? Kaya nga. The same people who owns the utilities. No, but the point here is that they cannot raise it. Why? Because they're liable.
the same people who fund all of this dissent. Yeah. Self-discrimination. And then ganito, halimbawa. Halimbawa ako, si Trixie, pinangalan sa akin yung business niya. Eh bawal. Bawal siya may-ari eh. Nationalized. Ako, so sa akin niya pinangalan. Ngayon, nag-aalit sa akin si Trixie. Yoko na. Pinair niya ako. Tanggal ka na, Conrad. Pero nakapangalan sa'yo. Hindi. Ngayon, sasabihin ko. May way out. Sa public, sasabihin ko. Alam nyo, pinangalan, hindi sa akin yan, pinangalan lang ni Trixie. Sa akin. Aminin ko. Ano gagawin ng gobyerno? Confiscated yan. Oh, tsaka arrestuhin ka. Criminal law yan eh. Ubus lahat ng negosyo mo rito kung gano'n ang gagawin mo. So hindi niya matatanggal kahit pa paano. Hindi mo kayang tanggalin. May hawak na alas. Oh, ang balita nga, yung term sa ano. Hindi pwede, ganun-ganun lang yun. I saw it in a column while I was researching about 3 years ago. I saw a 2004, 2005 column claiming na si Manny Pangilinan nga daw parang basically did a corporate putsch or corporate coup d'etat against the Salims. Well, I wouldn't know. Kasi sometimes... At one time kasi si Salim, binibenta na yung PLDT to Goku Way. At doon sila diretso, Goku Way, the group, Goku Way group, summit group. Doon sila nag-uusap. Oh yeah, that was at a time. At sa pera si MVP dito. Nandito siya, pinatatakbo niya yung negosyo. Pero doon sa Indonesia, diretso, nagne-negotiate for the, ano. Ah, so ang drama ni Manny Pangilinan, parang siya si Harry Roque nung nag-Hong Kong si Pangulo. Na hindi niya alam. Na he was taken aback, no? Alright. Apparently, nagka-patch up sila sa Salim Group at saka si MVP. And therefore, hindi natuloy yung deal. Yeah, I remember that. That was at a time na PLDT was having serious financial woes. Kasi Globe was too good at undercutting the competition. Yeah. Kasi at that time, mga friends, Globe was charging 8 pesos per minute for NDD calls. Teka, ganito yun. Dati, hiwala yung Smart and PLDT. Yes. Smart was doing good. Yes, doing well. PLDT was not. Why? Eh, luma na yung negosyo niya eh. Yeah, landline, legacy. Yung Smart, okay yan. Tsaka Globe, nagbabakbakan. And therefore, gusto na ibenta yung PLDT. Not Smart. Okay, yun ang kwento doon. So, nag-merger na lang. Minerge na lang. Nag-merger. Para mahirap. But now, PLDT... is on a comeback trail kasi pumupunta na sila sa internet. Yes. Yun ang main business, Signal, medyo, Fiber. Medyo na karma rin sila eh. Kasi it was PLDT that suppressed the technology. That's why late tayo nagka-internet. Eh ma'am, it gets more complicated pa dahil yung Mislatel, the third telco, which was relatively recently approved to operate, baka daw madelay yung rollout. Eh, sigurado yun. Hindi, talagang hindi lang, sir. Sigurado yun, pero mas nadidelay pa lalo. Baka dekada na. Because? Ha? Because? Eh, kasi po, bumibilis po doon na daw yung internet sa Pilipinas. So? Opo, kasi tingnan niyo yung video ni Jim Paredes. Ang bilis kumama. Yeah! Magbabalik ang karambola ang oras natin. 9:33 ng umaga. Karambola! Sa DWIZ. DWIZ! Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang Karambola, kasama pa rin si Intilan, si Conrad Banal, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Twixie Cruz Angeles. Ang dami nagkakamali na nagtetext Jack Paredes daw. Hindi po Jim yun. Jack, yung Jack, ano lang yun. Okay. Meron pong his new nickname? Meron siyang best friend, sir. Moniker lang, moniker. Hindi, meron siyang, kailan may best friend ni Jack? Si Cole. Jun-Jun. Jun-Jun. Jack the Hand. Actually, sir, medyo... Ang dami kasi nagtetext si Jack pa rin. Hindi po, Jim po yan. Okay. Sabi ni, 0688. Good morning, tuwa kami, hindi magsawa sa topic ninyo at saka sa tawa ni Trixie. Sobrang
Okay. Rudy ng Bacoor. Taga Pasig. Rudy Bacoor City. Bacoor? Dito City na pala Bacoor, ano? City na pala yun? Please register me as an avid and enlightened listener of Carambola. Paduko. Ganda naman na sinabi mo. Ay, maraming salamat. I-register ka po namin dahil iilan lang kayo. Marami po listener, iilan lang enlightened. De joke lang. Ikaw talaga. Sabi ni 9316, TP, how sure are you na babae ang ka-sex chat ni Jim? Tama rin naman. Tama rin naman. Here's that. Ano na, yun ko na malaman yung detalye. Eh, ako na. Okay na yun. Masakit na sa isip. Sakit sa mata ko. Sasakit ang ulo ko dyan kapag inisip ko pa yan. Yan. Okay. Natatakot daw yung mga kritiko ni Duterte tungkol sa uutangin sa China. At hindi sa Amerika. Kasi daw, ano to? Si Arlene ng Kalumpit, Bulacan. Eh, ang Amerika daw lubog na sa utang. Diba? Natatakot doon sa China. Pero hindi sa Amerika. Hindi naman nagpapautang sa atin, Amerika. Ay, hindi ko alam kung sino nag-raise neto, pero natandaan ko lang bigla. Galit na galit tayo dahil nagtayo ng isla yung China doon sa lupa na hindi naman natin teritoryo. Okay. Okay, galit na galit tayo ha. Kasi may sinabi. Nagtayo lang ng isla. Naglagay ng military. Galit na galit tayo ha. Okay, yung Saba. Nagtayo ng gobyerno doon. Yan ang kinakanila. Pag nag-print sila ng mapa, kasama yung Saba. Correct. At teritoryo natin yun. Correct. Period. Pa tayo, ha? Hindi mo na kailangan ipa-arbitrate pa kung lupa talaga yun, kung isla ba talaga yun o hindi. Walang tanong-tanong. O ba't tayo naiinis sa Malaysia? At pangalawa pa, mas kaya natin makapag-gera sa Malaysia kaysa sa China. Correct. Hindi ko sinasabi makapag-gera tayo, pero if shit hits the fan, eh, mas may fighting chance tayong kalaban yun. Matatalo rin tayo. Pero at least makaka 3 points man lang kahit isa o dalawa. Para man lang. Especially kung first strike tayo. Para po man Pilipinas versus South Korea. As opposed sa Pilipinas versus China sa Gilas. So, pati tayo nagagalit. Pangalawa, yun ma'am, ano, yung South China sila yan, yung Spratly. Abe, 9 yung, mga 9 lang yung in-occupy ng China na features. 9 na points lang doon. Yeah. Ang Vietnam, 20 plus. O ba't hindi tayo nagreklamo sa Vietnam? Diba? Bakit? Ano meron? Ha? Okay, may mga issues kasi ngayon na kailangan talaga rin i-tackle. So let's try one more bago tayo matapos. Yung panay, Negros gusto 14. Ko yun. Yung panay. Yung panay. Basbate, panay. Ano yung mga Negros probinsya yan? Negros. Hindi, mag-out of baka. Basbate. Basbate. Sa Western Visayas? Oo. Hindi, Masbate. Ba't ng Bicol yan eh? Masbate. Doon din ba sir yung ano? Ay, yung Panay. Delikado na yun. Eastern Visayas. Sa video na yun. Hindi sir, may ano sir? Ang Panay ah. Hindi, doon ba sir ba sa Panay makikita yung ano sir? Yung Patikol? Patikol? Hindi, sa Patikol. Sa Sulu yan. Sa Sulu, Patikol yun. Pero in fairness, hindi siya nag-ano, hindi si Jim Paredes. Mag-iingat kayo mag-pronounce ng mga ganyan. Hindi si Jim Paredes, hindi yan nagpatikol. Hindi, patikol doon sana. Hindi. Hindi kasi nagpunta siya rin sa ano. Sa sine? Sir, nagpunta siya sa kanayangin ngayon. Meron patikol. Meron sa sinehan. Wala sa sulu yun. Sa sinehan, sa sulu. Sa sinehan, sa sulu. Hindi, ganito eh. Yung mas bate, yun hindi mas bate. Mas bate. Okay. Ay, naka po. Kung madalas na, panay na yon. May bagong isla, sir, eh. Sa Pakistan. Nakita mo, may bagong isla sa Pakistan, sir. Ano ang pangalan? Ano yung isla? Zalzalaco. Punta na kaya si Jim doon? Pero yun, hindi nga nagpatikol si Jim sa Sulu. Okay. Kasi nga po, naglunch siya sa Karinder yata. Sa basa niya, self-service. Mahirap na raw gamitin yung term na ginagamit ngayon ng mga millennials. Sabi nito, ano yung term? Saan punta? Mag-gym ako? Mahirap na. Delikado. Ibig sabihin yan ngayon. Hindi pwede. Huwag ka mag-gym. Baka malaman.
Saan ka nang mag-gym? Ka nang mag-gym? It will never be the same way again. Hindi pwede, hindi pwede. Hindi na pwedeng gamitin yung term. Pero alam mo, after all this, dapat magpasalamat si, maging masay, dapat maging maka-Duterte na si Jim. Bakit? Ha? Bakit? Di ba bastos si Duterte? Bastos din siya, di pareho na sila. Pwede na, bagay na. Actually, yung presidente, kung bastos nga, well, maganda, nila-represent niya yung mga interest ni Jim Paredes. Ah, tama. Bastos sila. Wow, may ano dito. Pero ibang kabastos ang Jim. Abutan ko na po yung application form si Jim Paredes. Medyo ano. Book, ito. Medyo ano. Medyo, yung hindi, merong, ano, merong gustong tumulong kay Jim. Ano? Si 7936 Russell na taga Davao. Ano sabi? Huwag po efficacent kasi mahapdi. Mahapdi nga yun eh. Mahapdi yun. Oh. Bigay na ito. Magbibigay daw siya ng petroleum jelly. Siya na daw. Pakiabot na lang daw kay Jim. Pakiabot na lang. Oh, so don't ask us to shake his hand ha. Sabi ni 8148. Aray! Sabi ko, attorney, sabi ito makakaaliw to. Attorney, sabi ni 8148, DDS ako, but please don't be mayabang, RJ. Aga-aga negative vibes na agad. Life is unpredictable, so keep your feet on the ground. Besides, who are you? What do you have to show for? Number one. Saya to. Number one. Nakikita ko na sa talisa. Life is unpredictable, so keep your feet on the ground. My God, girl, I've been through hell and back. Mm. If I go back to hell, I don't mind. Mm. I know already how it feels and I'm used to it. Yeah. Number two, besides, who are you? Well, masano, who are you? Tsaka, I don't really care. Mm. I'm no one. I'm just a really smart, witty, intelligent guy with a few extra Big Macs on the side. Wait, wait, I want to answer that also. Who is he? He's the guy you're watching. Oh, parang, and girl, listening to. Parang if I'm no one, let's why are you wasting your time watching me? Oh, di ba? Parang girl naman. Baka gusto mo, panoorin mo nalang kay Jim Paredes. Doon nga na lang. Yeah. So, ang punto rito mga friends niya. And that's what you have to show for. In all fairness to everyone. I can be arrogant at times. Yeah. Actually, I'm arrogant most of the time. Pero you can never, you can never accuse me of deliberately lying. Di ba? If I have my arrogance, I have my honesty. Mm. So, I'm sorry mga friends. If you'd rather have a meek guy who pretends to be the paragon of virtue but happens to be nangangaliwa sa kanyang wife at nagsasalsal sa Facebook, well then by all means go to Saviorville to Ateneo. Sige, fine. Wala pero I won't do that to me. I won't do that to me. Sabi daw ni Jobber, sabi nito nag-text, wala naman daw masama sa saan daw sa pagsasalsal? Sa masturbation. Bakit daw? Tama naman siya. Hindi masama. Sabi nito si Don V. Ang mali, eh si Jim strumming his penis with his finger while on video call while being married. Fugees ba original nun? Nang? Yung Killing Me Softly. Hindi, Lonnie Anderson. May nakula pa yan eh. Hindi, Lonnie Anderson. Basta, Strumming my pain with his finger. Solo yan eh. Solo. Pero sa Fugees, siya nag-compose. Pero nagpasikat si Roberta Flack. Roberta Flack. Ayun! It, yeah. Pero parang, talagang original yung nag-compose. Ini-record niya rin yun. And he was, and she was referring to Don McLean. Don McLean. Napanood niya ng live si Don McLean na talagang carried na carried. Na talaga na emo siya. Talaga siya. Emo siya. Parang kay Jim Paredes na emo talaga. Na emo siya. And then parang yung ano lang, natanda ko tuloy yung And I Will Always Love You ni Whitney Houston. Di ba original noon si Dolly Parton? Hindi ako ready doon. Ay, talaga? Parang, wow! Ganun talaga. Kasi for 20 plus years, akala ko siya orig noon. Talaga? Oh, for 20 plus years. Uh-huh. Parang, well, just to continue on the Jim Paredes thing. okay. Hindi, but this is, it's one of the few songs that he wrote, Nakapagtataka, was written by Jim. Pero ang nag-popularize, and nobody remembers that Jim actually sang it, was Haji Alejandro. Oh, kasi nga, in fact, he can't sing it anymore, tas eh. In all honesty, Jim is a forgettable vocalist. Ang composer pala ng Killing Me Softly, si Charles Fox. Lyrics by Norman Gimbel. Okay. With Lori Lieberman. Yon si Lori Lieberman. Lori Lieberman.
contributory siya. Siya yung may idea noon kasi. Napanood niya si Don McLean. Nandun siya sa audience dun sa isang concert niya. Okay. Yun. Very nice. Diba? I learned something today, huh? Diba? Oo nga. Amazing nga. Sabi kasi in fairness, madami po kasi mga tao, talented na composer, arranger, ganyan. Pero hindi vocalist. Diba? Iilan lang po ang Bruno Mars sa mundo. Yun. Diba? Pero kasi Bruno magaling magkano si Bruno Mars. Bruno Mars is magsulat. A whole different level of genius. Ay, alam mo yung alam Si Donny Javier, magaling magsulat. Of course. Magaling kumanta. Magaling ngayon. Donny Javier. Si Danny composes, Jim D. composes. Oh, nangungulunto yun na nga. Diba? The color speaks for itself. Hindi kasi, tandaan yung sarili. Sobrang naman taas na lang. Hindi ko maabot yung humor mo. Sorry. Taas na taas. Tawa-tawa ka naman eh. Natawa ako, pero medyo ang taas eh. Wow. Magbigyan nyo na ako. Bihira na ako. Okay. Hindi, ano, alam mo yung kanta mam na fuck yun ni CeeLo Green yung I see you coming round town with the girl I love. Si Bruno Mars na nagsulat. Pero pag kinanta yun ni Bruno Mars, ang sagot. Well, it was possible. Pero iba pag si CeeLo Green. CeeLo. Diba? He owned that song. I promise talaga. Talaga alam niyo ba, first time ko narinig yun, tumutulo ako sa kakatawa. Talagang tumutulo. Cute niya. Para sa Tuesday episode ng Karambola. Panorin niyo po yung Karambola. Sinanap ko pa talaga yung video. Grabe, no? Yung Tuesday version namin is one of those all-time greatest hits. Really talented. Parang si Adele. Si Adele, ultra can sing galing na vocalist. Pero she's a crappy lyricist. I mean, let's be honest here. Her lyrics, it's not that deep. Pero when she sings, kahit na sobrang insipid ng mga lines, feel mo talaga nadudurog yung mundo mo. Pero pag binasa mo yung lyrics ni Adele, parang, Bruno Mars, talaga ibang level. Iba yun, no? He's been performing since he was a kid. At saka sinulat ni Locked Out of Heaven. It took me 5 years to realize that it was about sex. Tapos may sumagot dito. Galing, dito sa sinabi ni Jobber Laure. Laureo. Na hindi raw masama masturbation. Masturbation is a sin, period. Sabi nung isa nag-text. Kasi ganito eh. Well, si, kung katoliko ka, sa katoliko ka, kinukumpisal mo yun. Kaya nga. Like any good Athenian. Ano na, pag nangungumpisal kami, matanda na yung pare eh. Mahina na yung pandinig niya. Okay. Eh, marami kami nakapila. Nung high school kami. Oh my gosh. So, maririnig niya, how many times? Tinatanong ng pari niya. Eh, hindi ang lakas ng boses. How many times? Alam mo na ako na yung kinumpisan. Ganun eh. Okay. Nakapili. Talaga ka, pagkailangan tanong ng pari bang how many times? Para madetermine yung penance mo. Kung ano yung penance mo. Ang lakas. Pero on behalf po of Jover Laureo, I would like to thank Mr. Conrad Banal. Uh-huh. Di ba sinabi mo kinukumpisal yung masturbation? Sin. Jover Laureo, we look forward to her next confession. Uh-huh. It will be the shortest confession ever. Nakita pa lang siya ng paring paparating. Hindi, Iha, forgiven ka na. Huwag mo lang ikwento sa akin, girl. Huwag na. Sige, humayok at magpakarami. Ganun. Exempted ka. Napakapagod yung putang hindi. Kasi syempre, ang mga pare, kahit nagpapakabait siya, tao rin yung mga yan. Meron silang mga threshold of tolerance. Yeah. At some point. My God, alam mo, feeling ko talaga kay Jover Laro pag nagaganon. Feeling ko talaga, siguro, ang sabi siguro ng jowa nun, parang, ganito pala feeling na nakikipag-sex sa carbon paper. Ay! Grabe. May lumilipat na libang. I'm sure the lights were off. Huh? I'm sure the lights were off. The lights are off and it kailangan may sensory deprivation yan eh. True. Sense of touch and sight. And if there's such a thing as a sense of propriety, pwede din. Sabi niya 6827. Ano kaya sabi ni Gutok?
Sabi niya, bastos si PRRD kaya lumipat siya sa kabilang parlor. Ngayon, saan kaya siya lilipat? Eh, mas bastos yung nalapitan niya. Good point. I like you. Di ba? Sabi niya, 0128, na-touch naman ako dito. Good day, M. Pwede po bang makahingi ng listahan ng kursonada ninyong, ano ba to? Kursonada ninyong senatorial bets at party list. Mm-hmm. Pasensya na, wala po akong... Naglabas ka na, di ba? Pasensya na, wala po akong cellphone. 3210 lang yung CP ko. At nakikinig lang daw siya sa radyo si Edong daw. Ano po eh, naglabas ako ng listahan ko. Kaya lang po, yung sila Boss Conrad, ito sila Attorney Trixie, may sarili rin niyang listahan. Pero I think, it's suffice it to say, ang common namin na candidates, Glenn Chong. Aimee ka rin ba? Yeah. Glenn Chong, Aimee Marcos. Only because it sets off so many... Ako yung boboto. So many only to piece of the yellow. Eh, talaga yung boboto ko yan. Ako yung boboto ko si Bongo. Bongo, ako. Dahil kay Duterte. Ako rin kasi... And bato? For Duterte. Duterte needs him eh. So, parang... At saka hindi, with all the support ni Duterte, pag hindi nanalo yan, parang masinampal si Duterte. True. Diba? Yeah. Kaya ayoko sa pangyong si Daddy. Kaya gusto ko manalo. Kaya gusto ko siya manalo. Oh, so ulitin ko ha. Aimee Marcos, Bongo, Bato de la Rosa, Glenn Chong. Ano pa ba akin? So akin lang nga ito, hindi kailangan tricks si JVR ito. Dahil din back siya in healthcare eh. JV he fought for that eh, diba? Imagine how, grabe yung lobby na inabot niya doon. Kasi po, imagine yung attorney, kung ikaw ay pre-need company or health insurance company, at malalaman mo magkakaroon ng universal healthcare, magre-revolution ka. Kasi mawalan ka ng hanap buhay. JV always has good staff work eh. Yeah, in fairness to JV. Tsaka pati yung mga comments niya, level-headed. Yes. Yung kanya, kailangan lang maging transparent. Yan. Ang diba, review. Hindi niya sinabing, naku, delikado yan. Kasi madali tayo and everything. Tingnan mo yung pag-iisip niya, kailangan lang transparent. Matalino si JV. Hindi ba? Level-headed. Alam nyo, pinanatan ako niyan, hindi ni JV, nung mga readers ko, nung in-endorse ko si JV. Why? Kasi daw, kamag-anak doon, kapatid raw at saka anak ng plunderer. Sinabi ko, regardless of whether plunderer yung magulang niyo, the sin of the father is not the sin of the son. Exactly. Ano ba yun? Have you seen JV na nakasuhan man lang at nag-probable cause? Wala. As far as I'm concerned, I've been monitoring him for the past 6 years. He's a good senator. His only weakness is, ang hila niya magsalita. Yeah. So, diba? So, malambot siyang magsalita. Yung pacifist ko magsalita. Pero, pag nagsulat, pag nakipaglaban doon sa mga causes niya, carry! Eh, sinabi ko, saka magaganda ang cause niya. Hindi ang mga advocacy yung niya, ang gaganda. Kasi gaganda he's going ng mga up against big pharma. True! Advocacy niya yung transportation. O, isa pa yan. Yung ano ba kailangan natin ngayon? Railway! Transportation! Nakadalaw ako sa opisina niya. Alam mo, puro realist ng train. Ay, puro toy train yung nasa likod nung table niya. Habit sa toy train yan. Nung nang-interview ko siya dapat, dinatuloy. Papakita pa doon niya. Papakita ko si toy train collection ko. Kasi gusto ko nga, maraming train sa Pilipinas. Ba't ayaw mo na gano'ng senador? Diba? Eh, sabi ko naman, sige, like mahina siya sa public speaking, fine. Eh, hindi ko naman kailangan siya mapakinggan araw-araw eh. Ang gusto ko, magpasa siya ng batas na matino. Eh, that is what he's been doing for the past 6 years. Now he's complaining that he doesn't have a lot of money, a lot of campaign funds. And I perfectly understand. Kasi when you go against big pharma, when you go against big business, wala kang contribution. Wala kang magiging campaign contribution. Magtaka kayo doon sa mga siksikliglig gumaapaw. Lalo na yung mga may renewables. Yan. Di ba? Ito, meron so, lang akong gusto isingit. Ano? Yung PCCI, that's the Philippine Chamber of Commerce and Industry. Yan yung pinakamalaking business organization dito sa Pilipinas. Nagsalita na tungkol sa Manila Bay rehab and cleanup. No? Lahat daw ng members nila, they're encouraging na sumunod dun sa cleanup na yon, na makisama, in other words. Okay? In a way, tinutulungan nila yung DENR dito sa effort na to. So, pero ganito rin, ang sabi nila, sana naman kapag babakbakan yung mga may violation, magkaroon din ng due process.
Pero sinabihan nila yung mga members nila to comply. True. Ang request lang nila, kasi meron sigurado dyan, merong tatamaan eh. Kasi may mga talagang... PCC yun naman siguro yung aristocrat. Dilettant na... Diba? Baka hindi eh. Baka hindi. Baka hindi. Hindi ba lahat membro nun? Hindi, hindi. Pag major-major na... Hindi, in fairness ha, major business ang aristocrat. Yeah. Considering its history, not its revenue. Kasi daw, sabi ng PCC, yung ganyang klaseng operation, yung cleanup ng Manila Bay, napakalaki yan na challenge. Oh, yeah. Ay, hindi lang, hindi kakayanin ng gobyerno lang. Yeah. Dapat lahat tayo makisama. Dapat yung patala doon si Lenny. Sabi ko, Lenny, namumulot ka ng basura abroad. Diyan ka nalang sa Manila Bay. Ang dami-dami ron, diba? Ang dami-dami basura. Tandaan mo doon, nagpunta sa Harvard, namulot ng basura. Diyan nalang sa Manila Bay. Eh, kung dyan pa naman, dinatawa pa kami sa'yo. Diba? O tapos, pagkapulot mo, ilagay mo sa apartment ni Aika. Ay, ganun yung ginawa. May paglalagyan. Napatakot, dami-dami ko. At alam mo ate, ayun yung low-hanging fruit. The opportunity is there. You just don't want to grab it. Okay, tuloy natin. Okay. Wala na ba kayong ibang pag-uusapan kundi ang turat ni Jim, sabi ni 9094. Kakasawa na. Yung 14 na nasawi naman ang pag-usapan nyo. Ano ba nangyari doon? Bukas yan. Number one. Bukas. Bukas. Hindi pa po kami. Sorry po ah. Mm-hmm. Hindi pa po kami stop. Well, tapos na ako doon. I mean, at least as far as I'm concerned. Pero kanina po hindi pa kami satisfied. Yes. Ngayon okay ka na? Ngayon okay na ako. For now. Nakaraos ka na. Hindi ko na. Nakaraos na yung ano mo, yung sasabihin mo, yung hirap ng loob mo. Napalabas ko na po. Napalabas mo na. Sama ng loob. Sumirit na po lahat ng loob. Sobra kayo eh. Mga tama na yan. Tama na. It's a gift that keeps on giving. Hindi ba? Hindi ba? Ganoon mo. Ang dali kasi it's too easy. Easy alam talaga. Alam mo, hulog ng langit sa atin to si Jimmy. Sa, sa physics ha? Di ba the thing sa physics, dapat ang sinusunod lagi ay path of least resistance. Ah, syempre. Yeah. So, diba? When we're looking for content, our brains automatically direct us to the path of least resistance. Dali gumawa ng joke eh, Jim. Every 5 minutes yata, may naiisip ako. Nagpipigil pa ako ng lagay na yan. Gusto ko mga... Friends, kung ang isa sasabi niya sa akin, gusto ko itodo ko. Girl, guys, baka, in 2 days, makakasulat po ako ng nobela. Hindi pa kami tapos, ha? Ano lang, fair warning lang. Hindi pa kami lang tapos. May second round. Wrong, okay. Umuusok ang ilong mo RJ, baka atakingin ka 9056. Umuusok na ang ilong mo RJ, baka atakingin ka na sa puso. Relax. In fairness to me, 3 years na akong sumasama lagi ang loob. Buhay pa naman ako! Hindi yan! Tsaka wala akong high blood. Kaya lang po yan. Mabuti naman yun. Mabuti naman. Andito pa rin kami bukas, 8-10 ng umaga. Maraming salamat sa pag-subaybay sa amin. On behalf of Jojo Robles, on leave, Congressman Jonathan De La Cruz, Conrad Banala, RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, ako po si Trixie Cruz Angeles. Ang tabayanan ng susunod na programa. Yes, yes, yo, to pa, show with Doc Chelihano. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.